At dahil sa pagkausap sa akin ng maayos at taong pagharap sa akin ng aking bayanan, mas sigit pang lumalim ang relasyon na hindi akma para sa amin. At dahil doon, sa mga pagkakataong mahimbing ang pagkakatulog ng aking anak, ako naman ay nagkakauntog-untog. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Melissa ang aking pangalan. Isang OFW ang aking naging mister, na itago na lang natin sa pangalang Leandro, nang siya ay aking makilala. Una kaming nagkita sa mall, at sa isang kilalang fast food lang nagsimula ang lahat noong magkatabi kami sa pangdalawahan na dining table. Wala naman kaming imika noon, basta inilok lang niya ako ng halo-halo at siya raw ang magbabayad bilang pagbibigay ko raw ng space upang siya tulad ko ay makatawid gutom. Medyo punuan kasi, at dahil wala namang masama sa alok ni Leandro, tinanggap ko yon. Dahil doon ay nagkaroon kami ng konting pag-uusap, nagkatanungan ng pangalan, taga saan, at mga pinagkakaabalahan sa buhay. Doon ko na rin nalaman na Leandro ang kanyang pangalan at pag-ibang bansa ang kanyang hanap buhay. Ako naman ay isang simpleng empleyado sa kahit papaano naman ay kilala rin company. Hindi pa natapos ang aming pag-uusap doon sa fast food dahil nag-ikot-ikot pa kami sa mall. At hapon na rin nga, nang kami ay nagkahiwalay, pero bago iyon, ay nagtanong siya ng kung paano ulit kami magkikita. Natawa na lang ako at sinabi ko na, mayroon pa bang kasunod? At sagot ni Leandro, hindi na ba pwede? At sagot ko, pwede naman. Matapos kong i-phone book ang aking contact number sa kanyang phone, hindi pa man nakakalis ang jeep na aking sinakyan, nakareceive ako ng message na nagsasabing, "It's me, Leandro. Salamat sa oras. Ingat ka sa pag-uwi." Ako naman, nag-reply na lang ng salamat. Ikaw rin, ingat. Simula noon, kahit ayoko mag-reply sa kanyang mga message, dahil hindi ko naman talaga hilig, napapareply na lang din ako at nasasanay na nababasa ang kanyang message sa aking cellphone. Nasundan pa muli ng isang beses ang aming pagkikita nang hindi sinasadya sa mall kung saan kami unang nagkita at kung saan doon pa rin sa fast food. Nagkatapat naman kami sa pila at bilang Leandro. At bilang Leandro na nagpapalakas, hayun at lakas loob niyang sinabi sa harapan ng maraming tao na, "Dahil dalawang beses na tayong pinagtagpo," sagot ko, "na ang lunch mo," na nagkaroon pa ng konting ingay sa loob ng fast food. Mula noon ay sinasadya na namin ang muling magkita. Mas nakilala pa namin ang isa't isa. At sa paglipas ng araw, nagsabi na siya na kung pwede ba siyang manligaw sa akin kung walang magagalit. At dahil sa may say rin naman si Leandro, at ako naman ay literal na single, hinayaan ko lang siyang gawin ang paraan niya ng panliligaw. At first time ko ang masundo kung saan ako nagtatrabaho. Meron kasi siyang motor, kaya naman basic lang sa kanya ang sunduin ako. At sa pagpapatuloy, hindi nagtagal para mas may mapatunayan sinagot ko si Leandro. Dahil kahit papaano naman ay may something na rin siya para sa akin. Sa paglipas ng araw bilang kami na mag-on, naging makabuluhan ang bawat araw at aminado na rin akong mahal ko na rin si Leandro. Sa katunayan, lumipas ang 5 buwan ay nagawa ko ng ipagkatiwala at ibaba ang aking bandera na ni minsan wala pang nakakarating at nakakasakop.
ang sakit pala noon. Kabaligtaran sa mga kwento ng aking katrabaho na langit ang kanilang nararating. Eh halos tawagin ko ang lahat ng santo na aking kilala, kaya lang paano darating? Dami kong trash talk bago kami nakaisa. Dahil doon ay mas nagkaroon pa ako ng dahilan upang siya ay lubusang pagkatiwalaan. Naramdaman ko kung gaano kaseryoso sa akin si Leandro dahil mula nang ipagkatiwala ko sa kanya ang aking sipit-sipitan. Eh mas lalo siyang nagkaroon ng oras para sa akin. Dumaan ang araw, linggo, buwan at taon na merong pulot-putakte. Ang bawat isa sa amin ay nakilala na ng kanya-kanya naming mga magulang. Hanggang dumating ang araw na kami ay humarap sa altar para sa basbas ng may kapala. Maayos ang aming naging kasal na dinaluhan ng tigkabila naming partido at ang aming pulot gata na naging malagkit sa Baguio namin sinimulan at sa Boracay, tinapos. Nakita ko kung gaano kalaki ang kanyang ipon. Bunso ang aking asawa sa tatlong magkakapatid at lahat ng iyon, pamilyado. At dahil bunso ang aking mister, sa bahay ng kanyang magulang, aking biyanan, ako nanirahan. Maluwag naman dahil halata naman na may kaya ang kanyang pamilya. Hanggang sa muli ay nagkaroon si Leandro ng 2 taong kontrata ang aking mister sa Qatar. Pero ang aming pinagsaluhan, matapos ang aming kasal at ang mga nagdaang araw na nasa Pinas pa si Leandro, hindi nagbunga. Bagay na kapwa namin inasahan. Pinalakas naman ang aking biyanang babae, ang aking loob, at sinabing marami pa namang pagkakataon. At marahil raw ay talagang hindi pa ipinagkaloob sa amin. Nakakastress din, dahil ang bigyan ng anak si Leandro ang alam kong isa na magpapasaya sa kanya. Hindi naman napigilan noon ang aming relasyon bilang bagong mag-asawa. Halos araw-araw pa rin kaming nag-uusap at nagkikita ni Leandro gamit ang cellphone. At syempre, danas rin namin na hanapin ang pangangailangan ng isa't isa gamit ang cellphone bilang mag-asawa. Hindi naman hassle dahil may sarili naman akong kwarto. Sinabi ko lang na iwasan niya ang mag-save ng kung ano-anong larawan na po pwedeng magbigay ng iskandalo sa amin. Hanggang sa dumaan sa matinding pagsubok ang aking mga biyanan, nagkaroon ng malubhang karamdaman ang aking biyanang babae hanggang sa bawian siya ng buhay at emergencing pag-uwi ng aking mister ng Pinas. Naging mahirap ang sitwasyon bago kami iwan ng aking biyanang babae dahil ako ang madalas na kanyang kasama sa ospital. At maging financial, nagkaroon kami ng problema. Hanggang sa ang sumbatan na hindi may iwasan sa magkakapatid ni na mister ay talagang hindi na iwasan. Sa paglisa ng aking biyanang babae, sa pag-uwi ng aking mister sa wakas, ay nagbunga ang aming muling pagtutuos. Confirm, 2 months matapos niyang bumalik ng Qatar, good news para sa aking mister at sa aking biyanang lalaki. Sad, dahil hindi na inabot ng aking biyanang babae ang kanyang apo sa bunsong anak at nag-iisang lalaki sa magkakapatid. At dahil sa pagkawala ng aking biyanang babae, ang aking biyanang lalaki at ako ang naging magkasama sa bahay. Siya ang aking kasama sa pagpapacheck up. Madalit sabi, ay siya ang naging tagapag-alaga sa aking kalagayan. Nakakahiyaman pero siya ang naglalaba ng aking mga damit dahil naging mahirap ang aking pagdadalang tao. Okay lang naman daw sa aking biyanan, lalo't kailangan daw talaga niya ng mapagtutuunan ng pansin para kahit paano makalimot, makamove on siya sa pagkawala ng kanyang longtime partner na asawa. Simula nang mawala ang biyanan kong babae,
at muling pagbalik ng aking mister sa ibang bansa. Halos matalupan ako sa hiya sa tuwing makikita ko na ang aking benan ang gumagawa ng mga bagay na dapat ay ako. Gawaing bahay, in short, siya na talaga ang nag-aalaga sa akin. Hindi ko naman kasi expected na ganoon magiging kahirap ang aking pagdadalang tao. Maging sa pagkain ay pili ang tinatanggap ng aking sikmura dahil madalas na isusuka ko lamang. Nakikita ko rin naman na awang-awa ang aking benang lalaki sa aking kalagayan. Wala namang magawa ang aking mister dahil nasa malayo siya. Naisip na rin namin magpapunta ng kahit pamangkin. Pero ang aking benan ang nagsabing siya na ang gagawa para maaliw naman siya. Yun naman raw ay matatapos din. Hindi noon maganda kung uuwi ako ng probinsya dahil malayo ang hospital at walang signal. Hanggang sa nasanay na lang ako na laging nandyan ang aking benang lalaki para mag-asikaso. Sa totoo lang kung minsan ay nawawala na sa isip kong babae ako at nawawala sa isip ko ang privacy na dapat hindi abot ng aking biyanan. Kaya lang no choice kung minsan. Kung sa bagay ramdam ko naman na anak ang turing niya sa akin, yun nga lang, wala kaming special na relasyon. Dahil kung iisipin, sino ba siya? Ama ng aking asawa. At kung minsan kapag nakikitang lumalabas kami na magkasama at hindi kami kilala, ay napagkakama lang kami ang mag-asawa. Lalo pat kahit ganoong 60s na ang aking biyanan, eh marunong siyang magdala ng sarili at hindi mo iisipin nasa ganoong edad na siya. At dahil nga nagdadalang tao ako, may mga bagay na dating nagamit ako tulad ng panloob nang magbuntis ako kung minsan madalas pa nga. Nalilimutan ko na dahil mas maaliwalas kasi sa pakiramdam. Minsan pansin kong doon siya nakafocus. Hindi ko na lang pinapansin dahil naiintindihan kong lalaki siya. At hindi talaga maiwasan kung minsan, lalo't nasa harapan lang niya ako. Hanggang sa isilang ang panganay namin ni Leandro. Binan ko ang nagsugod sa akin sa ospital. Hands-on pa siya sa lahat ng bagay at bilib ako sa kanya pagdating sa bagay na iyon. Kung minsan nga, hindi ko maiwasang isipin na sana, eh siya na lang si Leandro. Dahil ang aking benan ang gumagawa ng pag-aasikasong dapat ay si Leandro. Hindi ko na lang inaalis sa isip kong ang ginagawa ng aking mister ay para sa kinabukasan namin na kanyang mag-ina sa wakas. Nakaalis din sa mahirap na sitwasyon. Kung ako lang ayoko nang maulit yon. Hindi naman kasi lahat ng nagdadalang tao nakakaranas ng ganoon. Pero may mangilan-ngilan na tulad ko. Kahit sa ospital, binan ko ang napagkakamalan na aking asawa. Lumuwas ang aking mga magulang para pansamantala sa akin mag-asikaso dahil may mga bagay na babae ang dapat ay gagawa. Ang akala ko nga, talagang wala na akong may tatago pa sa aking biyanan. Dumating ang aking mister mula sa ibang bansa. Namiss ko siya siyempre. Nawala ang lahat ng inis ko sa kanya noong nagdadalang tao pa ako. Yun nga lang, 5 months lang ang naging bakasyon niya dahil nadagdagan pa ng 2 years ang kanyang kontrata. Sinabi naman niyang sisikapin niyang mag-ipon para iyon na ang huli niyang pag-iibang bansa. Biro niya, baka raw kasi ipagpalit ko na siya kung sakaling lagi siyang nasa ibang bansa. Noong naghihirap kasi ako sa pagdadala ng aming panganay, sinabi ko sa kanyang hindi iyon ang klase ng buhay may asawa na gusto ko. Noong una kasi, hiyang-hiya talaga ako sa aking biyanan. Sa pag-aasikasong ginagawa niya at sa isip ko, darating ang araw ay makakabawi rin ako sa pag-aalagang binigay niya sa akin. Walang malamig na gabi sa aming mag-asawa ni Leandro. Sa tagal ba naman naming hindi nagkatabi, halos mahalata sa kanya na talagang ang bawat gabi ay kanyang sinulit. Bukod doon, mas na-explore pa namin ang buhay may asawa. May mga bagay kasing dati hindi naman namin ginagawa. Pero ang 5 buwan na kanyang bakasyon, masasabi ko na isa sa aking hahanap-hanapin sa oras
na muli siyang mag-ibang bansa. Nag-ingat lang kami na masundan ang aming panganay dahil para akong napobia sa hirap ng aking pinagdaanan. Hindi naman nawala ang bote na simula pa lang ay alam kong banding ng aking mister at ng aking biyanan. Hanggang sa tulad ng dati, ako at ang aking biyanang lalaki na naman ang naiwan sa bahay. At doon, nakita ko kung gaano niya kami inalagaan. Parang kami na nga ang mag-asawa sa bahay. Napansin ko rin mas lalo pa siyang naging malapit sa akin. Nag-aayang kumain sa labas at kung minsan, nalilimutan ko na rin siya ang ama ng aking mister at lolo ng anak ko. Hanggang sa hindi ko alam ay nahulog na pala ako sa aking biyanan dahil sa mga ginagawa niya para sa amin ng anak ko. Wala naman akong sinasabi, pero sa isip ko, kung ano man ang maisip niyang gawin ay hindi ko siya hahadlangan. Para bang ako'y isang pali na naghihintay tukain ng isang manok. Maging ang pagtungo niya sa kwarto kung saan naroon kami ng kanyang apo. Ang hindi niya pagkatok ay okay na lang sa akin. Hanggang sa pati ang aking biyanang lalaki, limot ng ako ay kanyang manugang. Nagsimula ang lahat ng magkatitigan kami at subukan niya akong sagpangin. Gusto kong magpanggap na galit o pagsabihan naman lang sana, pero hindi ko nagawa. Humingi naman siya ng pasensya dahil umano ay nadala lamang siya. Hindi ako nagsalita. Tumalikod ako at binaliwala iyon at kumilos na parang walang anuman. Pero alam ko sa aking sarili, dapat tutol ako dahil ama siya ng aking asawa. Ngunit hindi ko maitatagong kung itinuloy niya malamang nakuha niya ang kung anumang tumatakbo sa kanyang isipan. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana o siguro. Sadyang talagang ang pagsapi ng espiritong itim sa aking biyanang si Lando eh hindi na niya kayang pigilan. Matapos kong magpatulog ng aking anak, lumabas ako ng kwarto upang tapusin ang ligpitin. Napansin kong bukas ang ilaw ng CR. Nakaawang ng bahagya ang pintuan at nang akmang itutulak ko para sana i-off ang ilaw may narinig ako na tila ba naglalaro ng tubig. Pabilis iyon ang pabilis hanggang sa marinig kong may bumigkas ng aking pangalan kasunod ng mura na kasing lutong ng balat sa Lilias Lechon. Si Lando ang aking biyanan. Maaaring may ginagawang mirakulo. Tumalikod akong sa isip ko, natatawa na lamang. Normal lamang naman raw sa lalaki ang ganoon. Dadalawa lang kami sa bahay maliban sa aking anak na lalaki. Pero hindi naman ako natatakot kay Lando na aking biyanan dahil sa pag-aalagang ginawa niya bilang ako na kanyang manugang at ang aking anak na kanyang apo. Biyudo na ang aking biyanan at sa edad na iyon, hindi naman nakakapagdakang gumagana pa ang kanyang nota. Wala siyang bisyo maliban sa kapag nauwi ang aking mister ang banding nilang mag-ama na mag-shot ng pakunti-konti. Marami nga akong nakikita na mukhang di hamak na mas matanda pa sa aking biyanan, pero kay babata ng kasama. Pero isang bagay lang ang aking sigurado, malaki, ang panggiba, ang kabrang taglay ng aking biyanan. Napansin ko iyon isang beses ng aksidenteng magkasalubong kami. Isang linggo matapos ihatid sa huling hantunga ng aking biyanang babae. Marahil ay naalimpungatan siya at lumabas ng kwarto na walang panloob. Bilang isang may asawa, noon pang aking kadalagahan, ni hindi man lang sumagi sa isip kong gagamit ako ng sarili kong daliri para tugunan ang pangangailangan. Dahil lang sa malayo si Mister at may hinahanap akong sa Mister ko lang matatagpuan. Pero sa pagkakataong hindi online si Leandro, ay ang pagsambit ng aking biyanan sa aking pangalan ang pumapasok sa aking isipan. At mga tanong sa aking isip na paano kaya kung sino kaya ang mas mahusay. Nakakatawa pero ang ganoong bagay kapag sinapian ka na ng espiritu ng KL ay talaga magsusumiksik sa isipan. Nakakamiss din talaga ang mga araw na pakiramdam ko lalagpas ako sa alapaap. Ang mga tunog na para bang merong nagpapalakpakan sa loob ng aming kwarto at ang pagod
Nadaig pa ang hinabol ng 10 butiki matapos ang aming bawat pagtutuos. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Umabot kami ng aking biyanan sa puntong tila ba wala na kaming mapagpilian. Hindi na ako nakaiwas dahil alam ko sa aking sarili na iyon din ang aking hanap. Ang hirap iwasan ang bagay na alam mo sa iyong sarili, iyon din ang hinahanap mo. Hinayaan kong gamitin ang aking biyanan ang lagusan na dapat ay para lang kay Leandro. Nadala na ako nang simulan niya ang pasakalye. Ang unang pagkakataon na mayroong nangyari sa amin. Tanghali iyon. Pagkatapos kong maglaba, marahil ay nagmukha akong ulam sa kanyang paningin dahil basa ako ng kanyang makita. Matapos ang lahat ng iyon, ay hindi ko alam kung paano ako haharap sa aking biyanan na si Lando. Ang isa pa, ang aking asawa na aking pinagtaksilan. Paano ako? Paano ang anak namin kung sakaling malaman iyon ni Leandro? Pero dahil nasa iisang bahay lang kami, kinausap ako ng aking biyanan na walang ibang dapat makaalam ng lahat maliban sa aming dalawa. Bagay na kahit papaano ay nagpagaan ang loob ko na hindi ko alam ay mas tutungo pala sa mas mahirap na sitwasyon at papabor sa aking biyanan sa kadahilan ng higit akong nagtiwala at naging kampante na magiging okay lang ang lahat dahil pareho kami na gustong mapanatiling lihim ang lahat. Pero sa sitwasyon na iyon, ako lang ang higit na talo. Dahil siya ang aking biyanan, ang higit na may pakinabang sa aming dalawa. Matapos ang unang beses na araruhin ng aking biyanan ni si Lando, ang bukid na pagmamaykanya ni Leandro na aking asawa, kinausap niya ako ng masinsinan tungkol doon at ipinaliwanag niya sa akin na bukod sa aming dalawa dapat ay walang ibang makakaalam ng nangyari. Ayon pa sa aking biyanan, hindi raw niya gusto ang nangyari pero hindi na raw kasi manugang ang kanyang tingin sa akin. At sa bagay na iyon ay wala naman raw akong dapat ikatakot. Wala naman raw siyang planong agawin ako sa kanyang anak na si Leandro o ni sirain ang aming binuong pamilya o ni ang relasyon nilang mag-ama. Pero sa pagkakataong dadalawa kami sa bahay, ay hindi raw niya hawak ang bawat oras, lalo't katulad kong may asawa. May pangailangan din raw siya na sa isa't isa ay kapwa namin matatagpuan. At doon ay hindi ako nakaiwas nang tanungin niya akong nagustuhan ko rin naman raw ang ginawa namin. Kaya wala sa amin ang dapat sisihin sa halip ay kailangan raw namin ang magtulungan. Magkaroon ng tiwala sa isa't isa hanggat kami ang nasa iisang bubong para anuman ang maging susunod pa. Walang ibang dapat makaalam. Kahit naman papaano ay nawala ang pangamba sa aking isip dahil sa pagpapagaan niya ng loob ko. Pero alam ko sa aking sarili, wala akong lulusutan sakaling mag-amok ulit si Lando. Sa pagpapatuloy ng araw na kami ay nagkakasalubong sa bahay, lumalabas kasama ang aking anak para ipa-check up. Hindi talaga maiwasan na makarinig ako ng kung ano-anong bulungan na ganito at ganoon. Nawala naman raw ang aking asawa at nasa ibang bansa, baka raw ang aking anak ay hindi kay Leandro kundi sa aking biyanan na si Lando. Hindi ko naman pinapatulan dahil alam kong wala naman silang alam sa nangyayari at ayoko nang mag-correct sa kanila. Bagay na naisip ko ring hindi imposible sa mga darating na buwan kung sakaling mag-amok ulit ang aking biyanan at hindi kami mag-ingat. Baka nga ang susunod ay hindi na kay Leandro kundi sa aking biyanan. At iyon, ang tuluyang ikakasira ng aming pamilya. At gaya nga ng aking inasahan, natulog akong walang iniisip na problema dahil kakatapos lang namin mag-usap ng aking asawa sa cellphone at may isang buwan na rin ang lumipas mula ng panghimasukan ng aking biyanan ang hindi niya teritoryo. Malakas noon ang buhos ng ulan. Namiss ko ang aking asawa sa ganoong pagkakataon at dahan-dahan kung ipinikit ang aking mga mata. Nang magising na lang akong may lumalamutak,
Ang akala ko nga ay ang aking panganay para sa gatas, pero ibang pagkagutom naman yata yun. Dahil hindi lang bastang bumper, kundi pati ang ilalim ng makina ay kanyang ginugulo. Walang ibang gagawa noon. At doon mismo katabi, ang aking anak na mahimbing ang tulog ay pumasok na parang magnanakaw. Ginalugad at hinalo na parang gumagawa ng halayang ube. At dahil hindi makabuelo, sinabi ni Lando na sa kusina namin tapusin. Bahagya akong napamiyaw dahil sa kanyang pag-aluwas. At sa kusina, itinuloy ang hindi natapos na paghahalayang ube. At sa kahit na paanong plastada, ay nagkauntog-untog. Nakakapagod ang pagkakataong iyon. Bumalik akong basa at antok na antok sa tabi ng aking anak. At simula nang matapos ang gabing iyon, ay hindi ko na tuluyan pang naawat si Lando sa kung paano niya sinasangkot sa ang peanut na para lang sana kay Leandro. Hulog na ako at hindi ko naman magawang iwasan. Nasasaktan ako kapag kausap ko ang aking asawang si Leandro, lalo na kapag naririnig ko ang sinasabi niyang ang lahat ng kanyang pagsakripisyong ginagawa ay para sa kinabukasan namin na kanyang mag-ina. Sisikapin raw niyang bumawi matapos ang 2 taon pang kontrata. At lahat ng panahong wala siya sa tabi namin na kanyang mag-ina ay babawiin niya. Hanggang sa ang lahat ng konsensya ay dumarating na lang sa akin kapag kausap ko ang aking mister. Naging tuluyan akong manhid ng dal sa pansariling pangkagustuhan. Dahil kapag hindi ko naman kausap ang aking mister, nagiging normal ulit ang lahat. Hanggang sa tuluyan na kaming machismis sa lugar namin. Naisip ko naman na kung papatulan ko, lalabas lang na kami ay guilty. Ayaw ko rin namang masira ang reputasyon ng aking benan sa lugar namin. Kaya naman, iniiwasan namin ang magsabay kapag lalabas ng bahay at pagsapit ng gabi. Katulad noong bumalik si Mister, ang araw na kararating pa lamang ni Leandro, ang aking benan na si Lando naman ang gumagawa. Higit pa nga, buong lakas na inaararo ang kabukiran upang ihasik ang binhi na dapat sana ay para sa yumao niyang asawa. At kung gaano namin next floor ng aking mister ang gawain para sa buhay may asawa, sa aking palagay ay mas nahigitan pa namin iyon ng aking biyanan na si Lando. Giliw na rin kasi talaga ako at maaaring dahil sa ginagawa kong pagpapahintulot na sangkot sa hiniya ang peanut na para lang sana sa aking mister ay tuluyan ang napasok ng negative energy ang bahay namin dahil sa kababuyan na walang oras namin kung ipatupad. Halos lahat na rin ng sulok ng bahay ay naplastara namin. Ayon kasi sa aking benan, sa huli ay mawawalan rin naman siya ng karapatan. Una, kapag may muwang na ang kanyang apo na po pwedeng makasaksi sa aming kabulastugan. Ikalawa, ay sa pagbalik ni Mister. At sa pagkakataon daw na iyon ay hindi niya alam kung kanyang kakayanin ang makitang ako ay sa kanyang anak na lumiligaya dahil napamahal na siya sa akin. Hindi ko naman masabing wala naman talaga siyang karapatan. Dahil una, ako ay lehitimong asawa ng kanyang anak. At ang aming ginagawang pagpapakatas ay isang malaking kasalanan sa aking asawa at anak niyang si Leandro sa mata ng tao. At higit sa lahat ay sa mata ng Diyos. At ang sinasabi niyang pagmamahal ay isa lamang malaking kalokohan. Dahil simulat sa pool, alam naman naming laman ang dahilan kung bakit kami nagpapakasasa. Dumating pa nga sa pagkakataong pahinga muna dahil masakit na. Daig niya ang nakailom ng kung ano-anong pampalakas at parang kalabaw talaga kung umararo. At ang pagkanta gamit ang mikropono ng may 2 baterya, nagawa ko na rin. Madalas pa nga ay sing-along muna bago ang main event. At kung minsan ay hindi ko natatapos ang iba ko pang dapat asikasuhin. Dahil si Lando ay nag-aamok na naman. Talagang sinusulit dahil libre pa. Kung sa handaan, piyesta ang kanyang napuntahan. Walang hahadlang,
walang pipigil. Eat all you can. Ang hiya. Respeto sa aking sarili bilang may bahay ni Leandro na wala na. Kasama ang dignidad bilang ulirang ina sa mata ng inosenteng bata at ang walang kaalam-alam na aking mister. Habang kami ay nag-uusap gamit ang cellphone na higit pa sa pagiging manugang ang ginagawa ng kanyang ama sa akin. At ako bilang kanyang asawa ay higit pa sa pagiging biyanan ang limitasyon na aking ibinibigay. Ang senaryo bilang kami ng aking biyanan na animoy mag-asawa ang galawan ay pumapaloob sa loob ng isang bahay sa loob ng 2 taong wala ang mister ko. At ito ang aking ikinakabagabag, ang aking halatang pagkalosyang, tila ba binitinan at pinaglaruan ng 10 unggoy at ang balon na tila ba hinulugan ng dinamita. Naguwang at nagbago ang itsura na animoy kasoy na labas na ang buto. Ganon kabagsik ang hagupit ni Lando. Daig pa ang bagyo at lindol. Nakapag-isip na lang din kasi ako noong malapit na magwakas ang aming pagpapakasasa na ikinakatakot kong baka ipagtaka ng aking mister sakaling makita ang pinagkaiba. Sa pag-uwi niya matapos ang 2 taong kontrata sa ibang bansa, bukod sa batid kong di hamak na mas may sukat ang armas ni Lando na ama ng aking mister, baka magtaka siya. Eh hindi naman kambal ang naging anak namin. Ginamit niya pa iyon 5 buwan at siya pa ang nagsabing tila walang nagbago sa higpit. At dahil nalalapit na ang pagbabalik ni Leandro galing ng ibang bansa, kapwa kami ng aking biyanan ay naging busy sa kung papaano namin nilinis ang bahay upang kahit papaano ay walang mantsa ng kaing-ingan ang maiwan. At nang dahil rin naman sa napipintong pagdating ni Leandro, ay naging madalas ang pagpasyal ng aking biyanan sa bukid upang tumambay. Langhapin ang ewan ko ba kung preskong hangin pa doon, bago tuluyang magbungkal. At kahit pagod pagsapit ng umaga, ako naman ay naging busy rin sa kung papaano ko maitatago ang sakunang dinaanan dahil sa pinsalang tinamo mula kay Lando. Naging madalas ang aking pagjajaging, balik alindog ang sabi nga ng iba, na akin pang ipinagmamalaki sa aking mister na kako, ay pinaghahandaan ko na ang kanyang pag-uwi dahil matagal nang tuyot ang bukid at nangangailangan na ng matinding tag-ulan. Tuwang-tuwa naman ang aking mister na si Leandro, at kung sa handaan pa ay mamamantikaan na naman raw ang kanyang labi. Naisip kong sa pag-uwi ng aking mister ay isuggest kong lumipat kami ng bahay. Bagaman mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit, pero kung sakaling lulusot kahit papaano ay magiging panatag ang aking kalooban. Alam ko kasi sa aking sarili na magkakailangan kami doon ng aking biyanan na si Lando dahil connected pa ang aming mga Bluetooth. Naisip ko rin baka maging makasarili siya at hindi mag-ingat, maging padalos-dalos at makahalata ang aking mister. Bagay na isa ko pang kinatatakutan, lalo't nasabi na rin niya na sa pagbalik ni Leandro, baka hindi niya kayanin na makitang ako ay lumiligay sa tabi ng kanyang anak, kahit iyon naman talaga ang dapat nangyayari. Pagkat ang sa amin ay dala lamang ng masamang hangin at makamundong gawain. Pinilit kong inayo ang aking sarili sa aking biyanan na si Lando. Kalimutan ang kung anumang meron sa amin. Naglalak na rin ako ng pinto ng kwarto, bagay na agad namang nahalata ni Lando. At naging dahilan naman ng agar niyang pagkausap sa akin. Aniya, wala pa naman raw si Leandro. Bakit ganoon na raw ako kung maghigpit sa kanya? Na para bang nagiging simula na ng kanyang panunumbat sa akin. Kinabahan ako sa puntong iyon. Kaya naman sa ayaw ko at sa gusto niya, sa pagkakataon na iyon, ang aking biyanan na si Lando ang nanalo. At dahil sa aking pakiramdam ay magiging sagabal na ang aking biyanan sa aming mag-asawa.
Simula noon ay nawala ang aking gana para sa aking benan, sa bagay na dapat ay ibinibigay ko lang sa aking asawa. At ang bagay na iyon ay nahalata rin ni Lando. Bakit daw ganoon? Porkit daw ba uuwi ng aking asawa, nawawalan na ako ng gana sa kanya. Ang ikalawang beses na para bang nanunumbat na siya sa akin. Kaya naman kahit ayoko nang gawin, napipilitan akong gumawa ng mga bagay na hindi ko na gusto. Oo, dati pero lahat pala nagbabago. Lalo na kapag meron kang iniingatan. Ani Lando, iyon na nga lang daw ang hiling niya sa akin. Sa kabila ng mga bagay na ginawa niya para sa akin, eh pagkakitan ko pa roba siya. Na para bang may utang na loob ako sa kanya. Ang ikatlong beses na nanunumbat na siya sa akin. Sinabi kong hindi ko naman nalilimutan ang lahat ng iyon. Kaya nga kami umabot sa puntong ipinagamit ko sa kanya ang lahat. At nagtiwala ako sa kanya kahit na alam kong mali. Pero sana naman ay intindihan niya ako dahil ayokong masira ang pagiging mag-asawa namin ni Leandro na kanyang anak. At sukat kong akala ay nasabihin ng aking biyanan, kami na lang raw ang magsama. Natigilan ako, bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Pinilit ko ang maging masaya habang nakikipag-usap sa aking mister gamit ang cellphone. Kahit ang nasa likod ng mga ngiti na aking ginagawa ay ang agam-agam na baka pag-uwi ni Leandro magkalat ang aking biyanan. At ang pagkakataong iyon ay hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Nagpatuloy ang pagkalkal ng aking biyanan sa pagsasangkot sa pinat na para lang sana kay Leandro. Sinusubukan kong ibalik ang dati noong nagsisimula pa lang kami ng aking biyanan. Pero sadyang hindi ko na kaya. At doon ko rin na-realize. Kaya ko lang ginagawa iyon ay para lunasan ang pansariling pangangailangan at para palitan ang mga kabutihan ng aking biyanan. Bagay na isang malaking pagkakamali ang makipagkasundo sa ganoong kasensitibong bagay sa kasama mo lang sa bahay. Sinabi ko ang totoo na ayoko na at kung pwede ay tumigil na kami sa ganoong bagay pero labis akong na-shock nang ipakita niya sa akin ng video na kami ay magkasamang gumagawa ng bagay na hindi akma sa amin bilang magbiyanan. At sa oras na magkamali ako, natablayan siya. Aalis siya kung sakaling palayasin ng kanyang anak pero sisiguraduhin raw niyang hindi lang siya ang mapapalayas sa bahay. At nang dahil doon, halos masiraan ako ng ulo. Ano ba itong gulo na aking napasukan? Tanong ko sa aking sarili. Nakiusap ako na kung maaari, gagawin ko ang lahat. I-delete lang niya ang video at huwag ipapalam sa aking mister o ni ikakalat. Sinabi ko pang hindi lang naman ako ang masisira ang pamilya, pati sila ni Leandro at sa mga nakakakilala sa amin. Pero sa bagay na iyon ay wala naman raw siyang pakialam. Matanda na raw siya. Kaya kung gusto ko raw na maging tahimik ang buhay at manatiling buo ang pamilya namin ni Leandro, sumunod na lang ako sa mga gusto niya o pareho kaming mawawalan at mawawasakan ng pamilya. Hindi ako sumagot, napayak na lang ako at nasabi na wala namang ganyanan. Naibigay ko na ang lahat sa kanya. Pero bakit sa kabila noon ay ayaw pa rin niyang bumitaw? Tapos na tayo, ang sabi ko pa. Pero ang naging sagot lang niya sa akin, hindi pa rin siya tapos. At hanggat nangangailangan ng poste sa silangan, may obligasyon pa rin akong dapat ibigay sa aking biyanan. At wala raw siyang pakialam mag-asawa man kami o hindi. Nasimulan na raw namin kaya dapat sabay naming tatapusin. At dahil hindi pa raw siya tapos, dapat pa rin akong sumabay sa agos. Pero mahirap talagang gawin ang bagay na labag sa iyong kalooban. Hindi ako sumuko, gagawin ko ang lahat para manatiling buo ang aming pamilya. Oo, nagkamali ako. At kung ano man ang magiging kapalit ng aking pagtataksil, tatanggapin ko. At kung kinakailangan dalawa ang gumamit sa akin, tatanggapin ko. Total, hindi rin naman aabot sa ganoon ang lahat kung hindi ko ginusto.
At dahil may hawak na panlaban ang aking biyanan, kailangan ko ang maging mabait sa kanya para hindi siya abuti ng saltik sa ulo. Magpapanggap akong masaya sa kung anuman ang maisipan niyang ipagawa. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-uwi ni Leandro. Ako, ang anak namin ni Leandro, ang aking biyanan na si Lando, magkakasamang sumundo sa aking asawang si Leandro. Naging masaya ang muli naming pagkikita. Hanggang makauwi kami sa bahay ay wala naman akong mapansing hindi tama sa pagkilos ng aking biyanan. Madalang rin niya akong kausapin. Sa paglipas ng oras, habang nasa kwarto ang aking mister at ako naman, ay nasa kusina para maghanda ng aming hapunan. Lumapit ang aking biyanan at sinabing, "Mahal kita, Melissa. Higit pa sa pagiging manugang, basta maibigay mo ang aking gusto, ay mananatiling lihim ang ating sikreto." Nagpanggap akong masaya at sumagot ng makakaasa ka, "Maraming salamat." Pero sa kabila noon ay takot at hindi ka panatagan ang aking naramdaman. Sa pagsapit ng dilim ay sabay-sabay kaming naghapunan. Inalis ko sa isip ko ang kung anumang namamagitan sa amin ng aking biyanan at kumilos akong normal lang ang lahat. Pati nasa kung paano ko itrato ang aking biyanan na si Lando. Oras na para sumuli namin pagtutuos ng aking mister at 2 years. At alam ko sa aking sarili na namiss ko talaga siya. Dahil siya ang dahilan kung bakit pumayag akong makasal at magkaanak sa kanya. Pero ang pagkakataong bago kami pumasok ng kwarto ay sinuggest ng aking biyanan na sa kanya na muna matulog ang anak namin para hindi umano makasagabal. At lakas loob pang sinabi, baka naman pwedeng magkaapo naman raw siya ng babae. At doon ay napahalakhak si Leandro, sabay sagot ng hayaan mo pa at iyan ang matutupad. Ganoon na nga ang nangyari dahil close ang aking anak na si Kian J sa kanyang lolo. Kaya wala talagang magiging sagabal para sa amin ni Leandro. At nang dumilim ang paligid, maganda naman ang aming naging simula. New Lued ang datingan. Malulutong na animoy special na chicharon. May medyo okay pa ang aming party. At ibinigay ang buong husay sa pagkanta. Tila nag-concert na may buong galak. Naging normal ang lahat hanggang sa dumating ang pagkakataong gusto ng ilan, pero hilig ng karamihan. Nakahalata si Leandro, natigilan, nagtaka at nagtanong pa, pero sinundan niya ng salitang hindi bale. Meron akong susubukan. At doon ay nawindang ang aking buhay. Maling ruta ang kanyang dinaanan, wrong send mga idol, prank gone wrong ika nga. Lagnat ang aking inabot kinabukasan. Para akong binangungot at hindi maganda ang aking naging umaga. Pagpapatuloy. Muling sumapit ang umaga. Maganda ang umaga pero ako, hindi naging maganda ang aking naging umaga. Dahil sa hindi magandang naisip ng aking mister na si Leandro. Normal naming hinaharap ang bawat araw mula nang dumating ang aking mister mula sa ibang bansa. At sa bawat pagkakataong alam ng aking biyanan na sumawsaw ang aking mister, ay ang napapansin kong nagiging mainitin ang kanyang ulo. Madalas niya akong kalabitin kapag hindi ko kasama si Leandro. Lagi niyang tinatanong kung kailan daw ako gagawa ng paraan para siya naman ang aking paluwagan. Kung minsan ay halos dumakat na ang kanyang kamay sa aking baraso. Kahit ang totoo, mula nang dumating si Leandro, ay nagdalawang isip na ako kung pagbibigyan ko ba si Lando kung sakaling hilingin niya ang pagkakataon. Pero sadyang tuso ang aking biyanan. Alam niyang mahinang uminom si Leandro, kaya iyon ang ginawa niyang paraan. Ang lasingin si Leandro upang magamit niya ang garahe na mainit pa para kay Leandro. Noong gabing iyon ay naisagawa ng aking biyanan ang kanyang gusto.
bagay na wala naman akong nagawa. Dahil upatid ko nakainom din naman ang aking biyanan at sa takot kong magalit siya at kung anong maisipan. At habang ginagawa ng aking biyanan ang pagsangkot sa ng mani, nagdesisyon akong ipagtapat ang lahat kay Leandro. Bahala na. Kesa naman maabutan pa niya kami sa akto, mas magiging malaking problema kapag nagkataon. Pero nag-iiba ang sitwasyon tuwing darating ang pagkakataong gusto kong ipagtapat dahil pinangungunahan ako ng takot. Nagtuloy-tuloy ang aking buhay sa piling ng aking mister at biyanan na kung minsan ay dalawang magkaibang talong ang aking tinotorta sa iisang araw. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana, ipinakiusap ni Leandro na kung pwede, sa bahay muna manirahan ang kanyang pinsan na si Nestor. Sa side ng aking yumaong biyanan, tutal naman raw, may bakanti pang kwarto. Yun naman raw ay pansamantala lamang, dahil mag-aabor din si Nestor at nagmula pa sa probinsya. Wala namang tutol doon ang aking biyanan. At dahil wala rin naman akong magagawa at tingin ko, para sa akin na may iniingatang masela na sitwasyon, pabor iyon. Dadami kami sa bahay, mas mag-aalangan ang aking biyanang si Lando na gumawa ng hindi maganda. Dumating si Nestor, parang hindi nagmula sa probinsya. Maputi at animoy yayamanin. Kung ikukumpara sa aking mister, di hamak na mas gwapong lalaki si Nestor. Bukod doon, mas bata pa. Mula nang dumating sa amin si Nestor, naging madalang ang pagkausap sa akin ng aking biyanan pero mas lalo siyang naging gigil. Naanimoy liyo na naghihintay ng tamang pagkakataon. Mula din nung dumating sa amin si Nestor, matapos ang kanyang medical ay naging madalas ang inuman ng tatlo. At para makasigurado akong walang magagawang himala ang aking biyanan, ako na mismo ang nagsasabi kay Leandro na huwag magparami ng inom. Noong una ay nakikinig pa ang aking mister. Kaya lang, may pagkakataong talagang hindi mapigilan. At doon ay napansin ko na ang aking biyanan lang na si Lando ang natirang matibay. At yung dalawa ni Leandro at ni Store, dapa na. Umalis sa lamesa ang aking biyanan at sinabing ipasok ko na. Sa kwarto si Leandro at siya na raw ang bahala kay Nestor. Buong akala ko, tinanggap na ng aking biyanan ang pagkatalo. Pero totoo ang aking sinabing gigil siya. Dahil sa tagal na hindi nagamit ang kanyang shotgun. At doon habang nagliligpit ako ng kanilang pinagbarikan, ay tira ng huli ng palaka sa ilog si Lando at dinakma. At dahil nakita kong bangingena ang dalawa ni Leandro at Nestor, hinayaan kong magamit niya ang kanyang disabog. Hindi na kami nakaalis pa sa sala. At laking gulat ko, noong naghahalo ng pakaliwa at pakanan si Lando, biglang nakalabas si Nestor. At dahil doon, ay labis akong natakot. At nasabi kong katapusan ko na. Agad namang lumapit ang bitin kong biyanan na kay Nestor. At kung ano ang kanilang pinag-usapan ay hindi ko alam. Umiiyak at nanginginig akong pumasok ng kwarto. Niyakap ko ang aking anak at pinagmasdan ang aking mister na mahimbing ang tulog. Anong gagawin ko? Tanong ko sa aking sarili. Habang sinisisi ko ang aking biyanang si Lando. Dahil kung hindi siya naging mapilit, hindi mangyayari ang maaktuhan kami ni Nestor. Pinsan iyon ni Leandro. At piniguradong sasabihin niya sa aking mister ang kanyang nakita. Natulog akong pakiramdam ko ay pasan ko ang buong mundo at nananalangin na sana ay hindi na mag-umaga o di kaya naman hindi na ako magising. Pero darating at darating ang umaga. Pagpunta ko ng kusina, nagulat ako sa aking nakita si Nestor ay nagkakape. Inalok niya ako ng kape. At sinabing maupo ako sa harap niya at nagtanong kung matagal na ba ang aking ginagawang panloloko sa kanyang pinsan. Hindi ko nasagot ang tanong ni Nestor dahil lumabas ang aking anak na si K&J.
at doon ay nakangiti siya habang kami ay pinagmamasdan. Sumunod ng aking biyanan na inalok din ni Nestor ng kape na para bang wala lang ang lahat. At maya-maya pa ang aking mister naman na si Leandro ang lumabas. Tulad ko at ng aking biyanan, inalok din siya ni Nestor ng kape at nagtanong pa kung kamusta ang tulog mo insan. Naparami ang inom natin para na akong nakakita ng nag-aasawang engkanto sa dami ng nainom. Habang ako at ang aking biyanan naman tahimik na para bang hawak sa leeg ni Nestor. Pero dahil sa kinausap siya noong gabi ni Lando at sa tanong sa akin ni Nestor, malinaw pa sa clear water na alalang-alala at natatandaan niya kung ano ang kanyang nasaksihan at ang kanyang sinabi ay parinig sa amin at ng araw na iyon. Hindi ko alam kung saan ako lulugar at kung ano ang aking uunahing simulan. Habang ako ay naglalaba, lumapit naman sa akin si Nestor at sinabing, "Hindi naman ako nagtataka ate, ang ganda mong iyan. Kahit sino naman siguro isusugal ang lahat, makadaupang palad ka lamang." Pilit ang aking ngiti, pero hindi ko inasahan ang kanyang sumunod na itatanong, "Ano ang kaya mong gawin para manatiling lihim ang sa inyo ni Tito Lando?" At saglit niyang iniba ang usapan sa paglapit ng aking mister na may dala pang labahan. Pero tumatak sa aking isip ang kanyang sinabi. Meron siyang ibig sabihin at gustong mangyari kapalit ng kanyang nakita at pagtatago ng sekreto namin ng aking biyanan. Pakiramdam ko, nang sandaling iyon ay natrap ako sa isang kumunoy at ulo na lang ang natitirang nakalutang sa akin. Muli akong nilapitan ni Nestor sa kusina at doon, malino kong naintindihan ang kanyang gusto nang sinabi niya sa akin, "Mamayang alauna ate, nang madaling araw pumasok ka na lang, maghihintay ako. Pabawan mo na sa akin bago ako umalis." Noong sandaling iyon, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kailangan kong mamili sa dalawang pagpipilian. Una, aamin ako kay Leandro. At ang isa, sisiputin ko si Nestor. Pero walang kasiguraduhan na wala siyang pagsasabihan nang tungkol sa amin ng aking biyanan. Matapos ang sinabing iyon sa akin ni Nestor, kailangan ko ang mamili at magdesisyon kung magpapapasok ba ako ng bagong engkanto sa kuweba o wawakasan ko na ang milagrong nagaganap sa bahay. Pero dahil nanatili sa akin ang pagka-interest sa gwapong pinsan ni Leandro, at pag-iisip na nandun na lang din naman. Total, paalis naman na si Nestor. Mas pinili ko ang siya ay siputin. At bago dumating ang dilim, sinabi ko kay Nestor na gumawa siya ng paraan kung paano kami makaka-split push para manalo. Matapos kong sabihin iyon ay nakita ko ang tuwa sa kanyang mukha at sinabi niya sa akin na siya na raw ang bahala. Ang piliin si Nestor ay kagustuhan ko. Hindi ko alam pero kumpara sa aking mister na si Leandro ay malayong malayo siya, mas lalo na sa aking mahilig na biyanan. Bagay na pinaghandaan ko pa nga ang oras na iyon. Nagset ng inuman si Nestor at nagpahanda para sa kanyang huling araw. At dahil alam na ni Nestor ang sikreto namin ng aking biyanan, lumantak ng inom ang aking biyanan na si Lando. Marahil dahil alam niya sa kanyang sarili na hanggat nandoon ang kanyang pamangkin, hindi siya pwedeng gumawa ng kabalbalan. Bagay na lingid sa kanyang kaalaman, si Nestor naman ang gumawa ng paraan para humalili sa kabulastugan ng tiyuhin. Hanggang sa paglalim ng gabi at pag-ikot ng bote, dahan-dahan ang naging bangingi ang aura ng aking mister na si Leandro at biyanang si Lando. Bagay na dinadaan lang ni Nestor sa kwento at abot-abot na tagay sa mag-ama. Hanggang sa tuluyan na ngang hindi kinaya ng dalawa, isa-isa naming hinatid sa kwarto at sa muli naming pagkikita sa halip na magligpit ng lamesa ay ang alok ni Nestor ang aming inuna. Sa hindi maipaliwanag na pakiramdam ay ibinigay ko ang vest ko
At nasabi ko pang hindi niya malilimutan ang aking pabaon bilang misis ng kanyang insan na si Leandro. Ang inasahan kong ligaya mula sa aking mister na galing ibang bansa ay ipinaranas ni Nestor. Bagamat alam ko sa aking sarili na lalo akong nabaon sa kasalanan at pinalaki ko pang labis ang problema sakaling malaman ni Leandro. Hindi ko na naisip iyon. Bagay na normal para sa mga taong baon sa kasalanan. Pero habang tinatapos namin ang aming patagong isprekitek ekwerekwek, nabulaga kami ng aking asawa, si Leandro. Labis ang kalabog ng aking dibdib. Nabunot ang angkla na hinulog ni Nestor sa balon na pagmamaykan niya ni Leandro. Tangan ang samurai na iniiwan ni Nestor sa akin kapag siya ay mangingibang bansa na dapat sana ay magiging gamit namin na kanyang mag-ina laban sa masama kapag siya ay wala. At galit niyang sinabi, "Walang lalabas. Tapusin ninyo ang inyong ginagawa." Siyempre, sino pa ba naman ang gaganahan? Eh nagmistulang uok na kulubot ang dating matikas na si Nestor dahil sa takot at pagkataranta. Walang kalam-alam sa nangyayari ang aking biyanan. Mabuti na lang at hindi tulad namin ni Nestor na nagpadala sa Eudemon. Kaya namin nagawa ang ganoon, si Leandro. Si Leandro ay walang ginawang masama sa amin. Pero lang dahil naman doon ay hindi na nakaalis pa patungo ng ibang bansa si Nestor. Nasira din ang aking pamilya. Dahil matapos ang lahat ay hindi na ako nagawang tanggapin pa ng aking asawa. Nabulgar din ang tungkol sa amin ang aking benan dahil sinabi ni Nestor kay Leandro na siya ay natukso dahil sa kanyang nasaksihan. Kaya nagawa niya ang bagay na iyon, na inamin ko at ng aking ding benan. Malaki ang aking naging pagsisisi. Huli ko na naisip na pagkakataon ko na iyon para magbago at mapanatiling buo ang aming pamilya. At sa lahat ng nakatapos ng aking kwento, buhay at pag-ibig, sana ay meron kayong magandang aral na nakuha at ako ay huwag pamarisan.